Kasaysayan ng bawat kalye, lungsod, bayan at probinsya. Saan ito nang galing? Kanino ito'y pinangalan? Ano ang mga naganap dito? Tunghayan ang mga literal na kwentong bayan dito lang sa GPS Podcast. What's up, mga kapodcast? Ito ang podcast show na literal na kwentong bayan, ang GPS Podcast. Ngayong buwan ng Pebrero, ginugunita ang 78th anibersaryo ng Battle of Manila, ang may tuturing na pinakamalagim na kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas. Nangyari ito mula February 3 hanggang March 3, 1945. Kung saan nilabanan ng magkasanib na puwersa ng mga sundalong Pilipino at Amerikano ang mga sundalong Hapon sa Maynila. Pinangunahan ni General Douglas MacArthur ang paglusob ng mga Allied Forces habang ang Imperial Japanese Armed Forces naman ay pinangunahan naman ni General Tomoyuki Yamashita at Rear Admiral Sanji Iwabuchi ng Imperial Japanese Navy. Bagaman nagwagi ang mga Allied Forces at napalaya nila ang Maynila mula sa kamay ng mga Hapon, maraming mahalagang gusali, tanggapan ng gobyerno, infrastruktura, mga kabahayan, paaralan at simbahan ang nawasak ng gyera. 1,010 ang namatay sa panig ng mga sundalong Pilipino at Amerikano habang nasa 16,665 naman ang nasawi sa panig ng Imperial Japanese Armed Forces. Pero ang pinakamasaklap sa kaganapang ito, mahigit 100,000 sibilyan ang walang awang pinatay ng mga sundalong Hapon. May mga mahalagang gusali ang ginamit ng mga Hapon bilang garrison ng mga sibilyan. Dito'y ginahasa ang mga kababaihan, pinugot na naman ang karamihan sa mga kalalakihan at ang mga walang kamuwang-muwang na mga sanggol ay tinuhog ng bayoneta ng mga Hapon. Pasintabi po sa mga nakikinig at sa mga nanonood. Ang mga nagkukubli naman sa kanilang mga tahanan ay hindi rin nakaligtas sa kalupitan ng mga Hapon. Sinilaban sila sa loob ng kanilang mga tahanan at ang magtatangkang tumakas ay raratratin ng machine gun ng mga Hapon. Kasabay ng naganap na labanan sa Maynila, isa pang madilim na pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas noong World War II ang naganap naman sa labas ng lungsod. Ito ay sa dating bayan ng Polo sa Bulacan na ngayon ay kilala na bilang lungsod ng Valenzuela. Sa pagpasok ng mga Amerikano, naging isang industrial na bayan ang Polo mula sa dating agricultural town. Maraming mga pabrika ang itinayo sa bayang iyon, pero ang pagtayo ng arkong bato noong 1910 na siyang nagsisilbing boundary marker noon ng Bulacan at Rizal na ngayon ay ang boundary marker na ng Valenzuela at Malabon, kasi ang Valenzuela ay dating bahagi ng Bulacan habang ang Malabon naman ay dating bahagi naman ng Rizal. Aside sa arkong bato, ang pagbubukas ng Manila North Road noong 1928 na kilala ngayon bilang MacArthur Highway at ang Balintawak Beer Brewery noong 1938 ang siyang lalo pang nagpaunlad sa bayan ng Polo. Yung Balintawak Beer Brewery o yung BBB, ito yung nung pre-pandemic ay makikita mo sa mga karatula sa mga signboard sa bus na yung mga biyaheng Balanday BBB Karuhatan. Ngayon, kapag sinabi mong sa konduktor, kunwari na bababa ka sa BB, kung tawagin namin kasi dati kami taga Valenzuela, pag sinabi mo na bababa ka sa BB or BBB, ang bababaan mo na pinakamalapit doon is yung fast food restaurant na malapit doon sa Balintawak Beer Brewery o mas kilala na ngayon bilang Polo Brewery. Pero magbabago ang pamumuhay ng mga taga-Polo sa pagsapit ng ikalawang digmaang pandaigdig. Mga nagliliparang mga eroplanong pandigma, mga pagsabog sa mga kalapit na bayan at ang paglakas ng puwersa ng mga Hapon sa Asia-Pasipiko.
Ganito tingnan ng mga taga-Polo ang posibilidad na pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Kaya bilang paghahanda sa pananakop ng mga Hapon, ipinag-utos ng alkalde noon ng Polo na si Andres Fernando ang pagtatago ng mga armas sa kanilang tahanan sa Baryo Malanday o sa Barangay Malanday ngayon upang hindi ito makuha ng mga mananakop. Subalit dinakip ng mga Hapon si Fernando sa kapinahirapan na siyang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-iral ng pangamba at takot, wala nang hindi sumang-ayon sa pagpasok ng mga Hapon sa Polo. Masagana nung unang pamumuhay ng mga taga-Polo sa ilalim ng pamamahala ng mga Hapon dahil sa paglakas ng kalakalan sa kanilang pamilihan. Pero sa kabilang banda, pinangingilagan naman ang bayan ng Polo sapagkat nakasona sa bayang iyon ang mga makapili at mga espiya ng Hapon. Ang Balintawak Beer Brewery o BBB na matatagpuan sa Baryo Marulas, ito yung pagkagaling mo ng monumento, northwards ka, paglagpas mo ng Tulyahan River, yun na kagad yun, yung BBB, ay naging pagawaan at imbakan ng mga armas ng mga Hapon. Ginawa namang garrison ang ilang mga paaralan sa bayan at sa simbahan ng San Diego de Alcala, dinadala ang mga pinaghihinalang kasapi ng gerilya para doon pahirapan. Sa Baryo Lawang Bato, dinakip ng mga Hapon ang ilang mga nagtitinda ng panggatong na kahoy sa hinalang mga kasapi sila di umano ng kilosang gerilya. Karamihan sa kanila ay hindi na muli pang nakita. Daang-daang kabahayan naman sa Baryo Ugong ang sinunog ng mga Hapon. Binabayoneta din nila ang mga nadadaanan nilang sibilyan na hindi nagbibigay ng paggalang sa kanila. Noon kasi mga kapodcast, noong World War II, pag kami nakasalubong kang Hapon, obligado kang mag-bow down sa kanila. Otherwise, pagmamalupit ang kanila, mayayari ka sa kanila. Ganon din yan noong panahon ng Kastila. Kapag nakasalubong ka ng mga Guardia Civil, you need to bow down to them. Kasi kung hindi, yari ka. Dahil sa gawain ng mga Hapon na pananakot, pangangamkam ng mga pagkain at ari-arian, at pagpatay sa mga sibilyan sa Polo, lumikas pahilaga ang mga sibilyan patungong May Kawayan, Marilaw at sa mga baryo ng Koloong at Wawang Pulo. Lumipat sa mga nayon ang mga nakatira sa poblasyon para lumiit ang tsansa ng mga Hapon na mahuli sila. Iba't ibang mga kilusang gerilya ang nabuo sa iba't ibang bahagi ng Polo. Sa Baryo Koloong, isang secret meeting ang ipinatawag ng nooy alkalde ng Polo na si Feliciano Ponciano upang bumuo ng isang kilusang gerilya laban sa pananaig ng mga Hapon. Ang kilusang ito ay pinamunuan ni Major Agustin Aquino. Isa pang kilusang ang binuo naman sa Baryo Lawang Bato. October 20, 1944, ito yung kasabay ng Battle of Leyte Gulf. Dito naman sa Polo, sinalakay ng mga gerilya ang Balintawak Beer Brewery at nabawi ito mula sa mga Hapon. Subalit noong December 10, 1944, isang patibong ang ginawa ng mga Hapon upang supilin ang pagkilos ng mga gerilya. Nagpatawag kunwari ng isang pagpupulong si Mayor Ponciano sa paniniwalang hindi na sila pagmamalupitan ng mga Hapon, kaya sila nagpunta sa poblasyon ng Polo. Ngunit pagdating doon, daang-daang kalalakihan ang dinakip ng mga Hapon, kabilang na si Mayor Ponciano. Ang mga nadakip na karamihan ay mga taga-Polo at ang iba'y taga-kalapit na bayan ng Obando sa Bulacan, ay dinala sa municipal building at do'y pinahirapan sila hanggang sa mamatay. Samantala, mas malupit ang sinapit ni Mayor Ponciano na kung saan ay binitin siya at pinilit umamin sa mga nalalaman niya tungkol sa pagkilos ng mga gerilya sa Polo. At nang hindi umamin ay tinakagat pa siya sa mga aso ng mga Hapon. Again, pasintabi po sa mga nakikinig at sa mga nanonood na naging sanhi din ng kanyang pagkamatay. Matapos ang pagmasaker ng mga Hapon sa mga kalalakihan ng Polo, nagpatuloy pa rin ang pagkilos ng mga gerilya laban sa mga Hapon.
Sinalakay nila ang mga pinagkukutaan ng mga Hapon sa Sitio Malinis sa Baryo Lawang Bato at sa Sitio Tampoy sa Baryo Marulas, kung saan maraming sundalong Hapon ang nasawi sa pagsalakay na ito. Sa pagdating naman ng mga Amerikano sa bayan, sunod-sunod na paglusob ang isinagawa sa mga baryo ng Bagbagin, Paso de Blas, Maysan at Malinta upang gapiin ang natitira pang puwersa ng mga Hapon sa bayan. Inungo nila ang Balintawak Beer Brewery upang pasabugin ang Tulyahan Bridge, habang ang iba'y ipinagpatuloy ang paglusob sa Baryo Dalandanan. Naging matagumpay din ang paglaban ng mga Allied Forces sa mga Hapon sa Sitio Bilog na nasa pagitan ng mga baryo ng Balangkas at Wawang Pulo. Sa pagpapatuloy ng sagupan ng mga Allied Forces at ng mga Hapon, sinunog nila ang halos kalahati ng bayan ng Polo. At sa pag-aakalang may natitira pang mga Hapon, dito naman binomba ng mga Allied Forces ang simbahan ng San Diego de Alcala. Pero gumanti naman ang mga Hapon sa pamamagitan ng pagbomba sa Polo Bridge para mapabagal ang paglusob ng tropa ng mga Pilipino at Amerikano. Dito muling nahati ang Polo sa dalawa, kung saan niliberate na ng mga Allied Forces ang hilagang bahagi, habang kontrolado pa rin ng mga Hapon ang katimugang bahagi ng bayan kasama ang area ng poblasyon. Naliberate na ng mga Allied Forces ang halos kabuuan ng Polo noong February 3, 1945. At nang makatawid sa Polo River ang mga Pilipino at Amerikano, February 11 the same year nang tuluyan ng nilisan ng mga Hapon ang bayan ng Polo. Maituturing na isa sa pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan, hindi lang ng Pilipinas, kundi ng buong mundo, ang mga naganap noong World War II, na kung saan sa pagnanasa na maghari ang Axis powers na binubuo ng Germany, Italy at Japan, maraming mga sibilyan ang nadamay. Kung kaya't hindi rin sila nakaligtas sa pagmamalupit at pang-aabuso ng mga mananakop ng mga Axis powers. Kung kaya't after the war, milyong-milyong tao sa buong mundo, particularly sa bahagi ng Europe at Asia, ang namatay dahil sa kanilang pagmamalupit. Kung kaya't hindi naman sasabi ko na kalimutan na natin ito. Hindi natin ito dapat kalimutan, kundi alalahanin natin ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng bahagi na iyon ng kasaysayan ng ating sanlibutan. More episodes coming your way, so please follow us on our social media accounts, Podcast ni Mans, and subscribe to our YouTube channel, Podcast ni Mans, and don't forget to click the notification bell button. And also, mapapakinggan niyo po ng libre ang GPS Podcast sa Spotify, Anchor, Pocket Cast, Google Podcast, Red Circle, sa Apple Podcast, at sa Podvine. Ito po si Mans, at ito ang podcast show na literal na kwentong bayan, ang GPS Podcast. God bless everyone. God bless the Philippines. Purihin po ang Panginoon. At yan ang isa na namang makabuluhang kwentuhan dito lang sa GPS Podcast. Walang chismisan, kwentuhan lang.